after how many weeks? Meron nga pala nagtanong at nangamusta. Although balita sa business namin na isdaan, tinatalong niya kung malakas pa ba ang bentahan. Siyempre sasagutin ko yun nang wala nang paligoy-ligoy. Mahina na po sa ngayon. Malakas lang nung umpisa dahil nagte-trending. Dinadagsa pa at siyempre bagong strain kasi to. April 20 na ngayon. April 1 pa yung mga huling walk-ins. Halagang 300 pesos ang isa. Ayan yung mga panahon na marami pang nabili. Sobrang dami kasi namin na paanak na flower horn. Nagbawas na nga kami ng 50 pieces at pinamigay. Masyado na kasi masikip mong aquarium at nag-aaway-away na sila. Sa mga magtatanong bakit pinamigay at hindi na lang namin binenta ng mura. Makakasira kasi sa community ng flower horn kapag binenta ng mura. Madadamay pa yung mga reseller. 300 pesos talaga ang standard price ng isa. 300 pesos hindi pa yung gaano kalakihan. Bukod at iba pa yung presyo nitong mga flower horn na nakalagay sa VIP section. Ito yung mga flower horn na hinihiwalay. Ito yung mga maliliit pa pero kita mo na yung full potential. Bukod kasi sa bagong strain to ng flower horn, full mass din to. At syempre iba ang presyo nito. Ilang linggo nga pala kami walang walk-ins, puro order lang online through Lalamove. Dito kasi nanganak ang aso namin sa isdaan. Walang makapasok na customer kasi nga tinatahulan niya. Hindi nga rin namin ito mahawakan noona dahil natatakot kami. Pero ngayon okay na, malalaki na ang total. Pwede na kayong pumasok sa amin. Di kayo kaagatin nito, mabait to. Yung mga anak nga pala niya ay pamimigay namin sa mga dog lover. Sana po ay malagaan nyo. Okay, balik nga pala ulit tayo sa mga isda. Medyo mahirap lang pala mag-alaga nitong flower horn. Dapat pala kapag ganito itatayo yung shop, malaki dapat at malawak. Bukod sa terrace, may aquarium na nga din dito sa likod namin. Pag kasi napadami nyo ay dapat nasa isang aquarium lang sila. Bawal sila magsama-sama kundi mag-away-away sila. Dahil nga kulang kami sa aquarium, pinakalma muna namin itong mga flower horn namin at hindi muna namin pinagbibreed. Mahirap talaga mag-alaga. Pero tiba-tiba ka kapag nakabenta. Bukod sa flower horn, meron nga palaking bagong aabangan. Itong tapat namin ay magbibenta rin ng iba't ibang isda. Mga guppies at saka mga monster fish. Meron din dito mga fish. Kaya kung sakaling dadayo kayo ay sulit ang pagdayo nyo. At syempre ako din, portahan nyo ko dahil meron din ako maliit na fish farm. Dito lang yun sa likod ng bahay ko, nag-uumpisa pa lang ako. Ito nga pala mga molly ko na PKBM ay nanganak na. Hindi nyo lang kita kasi sobrang liit. Ito rin mga BKBM ko ay nanganak na, hindi nyo lang din kita kasi masyadong madilim. 2 years ago nga pala ay nag-alaga din ako ng PKBM. Ang mahal pa nga ng bili ko sa trio, 1,500. Napaanak at napatami ko din yung PKBM ko. Lahat ng anak niya ay kulay puti. Kulay din nila mismo. Kaya naman ngayon ay medyo nagtataka ako sa alaga akong PKBM. Anong ko lang, baka kasi meron nakakalam sa inyo. Yung ibang PKBM ko kasi ay nagkakaroon ng kulay blue. Ayan o, dati kulay puti siya. Pero ngayon nagiging kulay blue na. Ano ko yung dahilan? Dahil ba yun sa pinagsasama-sama ko sila? Ito nga ang mga isda ko na to ay para na rin mga aso. Dati kapag lalapit ako, naglulubugan na sila. Pero ngayon kilala na nila ako. Kahit ilagay ko ang daliri ko sa tubig, hindi sila nagtatakbuhan. Imbis na matakot, naglalapit pa sila sa akin. Kasi sa totoo lang, alam na nila ang ibig sabihin nun. Mas na makita nila ako, alam nila nakakain na sila. O diba, napakadaling alagaan itong mga molly. Feeds lang, tapos hindi ko na ginagamitan ng oxygen. Mga halaman lang ang gamit ko at buhay naman sila. Kaya nga, pag napadami ko, soon ako naman mamimigay. Madami din kasi mga batang nahingi sa akin. Para kahit papara, yung makapagpasaya naman tayo. Grabe, medyo napagod ako sa pagtuturo dito sa aming fish farm. Dose na pala tanghali, kaya gutom na ako. Ulam nga pala namin ay adobong paa, yung favorite ko. At syempre, dahil diet ang kuya dogs nyo, brown rice nga pala ang kinakain ko. Sa lahat ng adobo, favorite ka talaga ang paa ng manok. Lalo na mas masarap tong kainin, lalo na kapag bagong luto. Kapag kasi hindi nyo ito agad kinain ng bagong luto, yung sabaw nga pala lumalagkit. Habang nakain ako, mag-shoutout muna ako. Shoutout kay Kate Pamorada. Shoutout kay Ina Sanchez. Shoutout kay Bernal Darren James. Kay William Habalita Jr. Kay Joshua De Los Santos. So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!